What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid gamit ang apat na sangkap na pangpaswerte na maaari nyong ilagay sa loob ng nyong tahanan upang ang kagipitan ay mawala at akitin ang pera papasok sa ating mga tahanan. Naririto ang mga sangkap na ating gagamitin para sa ganun tayo naman ay swertihin. Isa-isahin natin ang halaga ng sangkap na ating gagamitin at sa kung paano ang swerte na maibibigay nito sa atin. Una mong gagawin ay kukuha ka ng isang malinis na lalagyanan at iyakin na nahugas ang mabuti para tanggal negatibong enerhiya. Pagkatapos niyan, kukuha ka ng 3 piraso ng barya. Titiyakin din natin na ang 3 piraso ng barya na yan ay naibabad mo sa tubig na may asin kahit 5 minutes lang at nabilad sa araw at natuyo sa pamamagitan ng pagbibilad sa sinag ng araw. Para nang sa ganun, mas ma-attract nito ang swerte sa buhay mo. Pagkatapos, isasama natin ang 3 piraso ng dahon ng laurel na tinaguriang Laura na ang ibig sabihin ay success. Success ang maibibigay sa buhay mo. Success lang naman ang maibibigay nito sa iyo. 3 piraso rin ang dahon ng laurel ang kailangan nating gamitin para sa ating ritual na gagawin. At syempre, hindi natin inaalis na gumamit ng asin. Sapagkat alam naman natin na ang asin ay pangtanggal ng negatibong enerhiya. At kinakailangan nating tanggalin ang lahat ng klase ng negatibong enerhiyang papasok sa ating tahanan. Dahil kapag natanggal natin ang lahat ng negatibong enerhiya na yan, mga kamalasan ay hindi na nito makukontra ang kaswertihan na maaaring pumasok sa ating tahanan. Kaya't mas mainam kung meron tayong asin. Siyempre, hindi mawawala ang bigas ng kasaganahan. Kung kaya't ang maaari din itong maibigay sa iyong buhay ay walang iba kundi kasaganahan ng buhay. Kaya't gagamit tayo ng apat na sangkap na yan. Apat na milagrosong sangkap na kapag pinagsama-sama natin ay natitiyak ko sa inyong siksik, liglig at nag-uumapaw na swerte ang maibabahagi nito sa iyong buhay. Kaya't simulan na natin ang ating ritual. Kunin ang lalagyanan. Una nating ilagay ang asin. Bakit ba natin palaging inuuna na ilagay ang asin? Sapagkat alam naman natin na dapat muna nating tanggalin ang lahat ng negatibong enerhiya. Kapag nailagay na natin ang asin, ay isunod nating ilalagay ang walang iba kundi ang bigas. Okay? Ang bigas naman na nagsisilbing kasaganahan. So, ilalagay natin ang bigas sa loob. Pagkatapos nating ilagay ang asin, isunod nating ilagay ang bigas. Para sa ganun, kung natanggal ang lahat ng negatibong enerhiya, matanggal din ito ang lahat ng kamalasan. Makapagbigay naman ito sa atin ng kasaganahan. Dahil ang ibig sabihin ng bigas ay walang iba kundi kasaganahan. Kasaganahan sa ating buhay ang maghihintay kapag sinamahan natin ng bigas ang asin. At yan na nga po, meron na tayong bigas at asin. Kapag natapos na nating mailagay ang asin at bigas na pagsama na natin sa lalagyanan na to, ano ang susunod nating lalagay? Syempre walang iba kundi ang 3 piraso ng dahon ng laurel at isusunod natin ang 3 piraso ng barya. Bawat paglalagay ng dahon ng laurel ay sambitin mo, matatapos na ang lahat ng aking problema. Matatapos na ang lahat ng aking pagkakautang. Bibiyayaan ako ng maraming pera. Papasok sa aking tahanan ang maraming kaperahan para hindi na ako mamumblema sa pera.
Katapos ito ay isunod nating ipasok ang tatlong barya. At narito na ang isang pampaswerteng makakadevelop ng pangakit ng pera, krasya at swerte sa buhay natin. Kinakailangan na meron tayo nito sa loob ng ating tahanan nang sa ganun ang kagipitan ay matapos na sa ating mga buhay. Sapagkat kapag natapos na ang kagipitan sa ating buhay, mararanasan mo na ang walang iba kundi ang kasaganahan. Kung kaya't kung mararanasan mo ang kasaganahan sa iyong buhay, ikaw ay magtatamasa ng kasiyahan. Ngunit tandaan lamang, hindi nasusukat sa pera o halaga ang kaligayahan ng tao. Maaaring marami kang pera, ngunit mas mainam pa rin na kumpleto ang iyong pamilya. Kung kaya't ang pera at masayang pamilya ay dapat balance rin o balance. Ngunit ang paglalagay nitong ritual na to sa loob ng tahanan natin ay makakatulong para ang usaping kagipitan ay matapos na. Kinakailangan ay palaging meron ka nito. Saan natin dapat ilagay? Walang iba kundi sa wealth area. Ang wealth area o tinaguriang lugar ng pera ay isang lugar kung na nag-aakit ng maraming swerte sa ating buhay. Kapag meron kang pangpaswerte ritual sa lugar ng pera, ay natitiyak ko sa iyong seswertehin ka. Kapag napasukan mo ng pangpaswerteng ritual ang wealth area, madalas mararanasan mo na maubusan ng pera pero may darating at darating na bagong kaperahan o bagong pagkakakitaan na magbibigay sa iyo ng malaking kita. Ang wealth area kasi ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Kinakailangang malocate o malaman mo kung saan banda ang wealth area. Maaari kang gumamit ng compass upang ma-locate mo ito nang sa ganun ang kasaganahan ay mapa sa'yo. Dahil kapag naranasan mo nang sumagana ang iyong buhay mo, unti-unti ring giginhawa ang lahat. Kung dati hirap na hirap ka, ngayon ang gaang-gaang na ng buhay mo. Kapag meron ka palagi nito sa bahay mo, ang gaang ng buhay ay para bang tumadaloy ng napakagaang. Kung kaya't hindi mo dapat kakalimutan na kapag meron ka nito, ay maaari mo rin itong dasalan. Kung ikaw ay Katoliko, maaari mong gamitin dasal ay isang ama namin at isang sumasampalataya. Ngunit kung hindi ka naman Katoliko, maaari mong gamitin ang dasal na ginagamit mo sa reliyon mo. Walang magiging problema. At tandaan mga ka-money magnet, ang ginagawa natin ito ay isang pangpaswerteng ritual na gabay lamang. Palagi pa rin tayong kumilos, magsumika para tayo ay magtagumpay. At tatandaan mo, palagi kong sinasabi, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much.